Galit ang nabubuo sa kanyang puso, kaya nais niya magpakamatay dahil sa mga sakit at bigati dulot ng kabiguan sa buhay. Ayoko na! Ayoko nang mabuhay pa sa mundong ito! Sigaw niya habang umaagos ang mga luwas sa kanyang mga pisngi kasabay ng pagpatak ng ulan. Nakatayo lang siya sa tabing daan habang nakatingin sa mga sasakyang dumaraan sa kanyang harapan. Unti-unti siyang naglakad sa gitna ng daan dahil nais na niyang tapusin ang kanyang buhay. Dahil tingin niya sa sarili ay wala na siyang halaga dahil sa mga kamalasang nagaganap sa kanyang buhay na hindi alam ng kanyang kapatid at ina. Niloko siya ng lalaking inakala niyang totoo sa kanya. Ngunit niloko siya at nahuli niya itong may kasiping na ibang babae. Sa kabilang banda naman, malakas ang pagbugso ng ulan, kaya dahan-dahan lang ang pagmamaneho ng binata, habang binaybaybay ang daan pauwi sa kanilang bahay. Napakadilim ng paligid dahil sa malakas na ulan, at hindi niya alintana ang babaeng dahan-dahang naglalakad papunta sa gitna ng daraanan niya. Napapitlag ang binata nang may maramdamang bumangga sa harapan ng kanyang sasakyan, at gulat na hininto niya ang sasakyan para tignan kung ano yung nabangga niya. Binuksan niya kaagad ang pinto ng kotse at lumabas kahit na sobrang lakas ng ulan. Pumunta siya sa may harapan ng kanyang sasakyan at laking gulat niya na mapagtantong tao pala ang kanyang nabangga. "What?" Turan niya sa sarili habang tarantang nilapitan niya ang babaeng nabangga. Hinawakan niya ang pulso nito at napagtanto niyang buhay pa ito. Kaya agad niya itong isinakay sa kanyang kotse para dalhin sa malapit na paggamutan. Ilang minuto lang, nakarating kaagad sila sa isang pampublikong ospital. Inihinto niya kaagad ang sasakyan para dalhin agad ang dalaga sa ER. "Sir, ano po ang nangyari sa kanya?" Tanong agad ng isang nurse na pasalubong sa gawin niya habang tulak-tulak nito ang higaang may gulong. "Nabangga ko siya, sir. Please, save her." Tarantang-tura ng binata habang inihayag niya ito sa may higaan. "Okay, sir. Please, pumunta po kayo sa front desk, sir." Saad nito at agad na itinulak ang higaan ng dalaga papunta sa emergency room. Matapos makausap ang nurse, naupo muna siya sa may waiting area. Hinihintay niyang makalabas ang doktor para malaman kung ano ang kalagayan ng dalagang nabundol. Lumipas ang kalahating oras, lumabas na rin ang doktor at agad itong lumapit sa kinaroroonan niya. "Sir, kaano-ano mo po ba ang pasyente?" tanong ng doktor. "Wala po, nabundol ko po siya at hindi ko napansin na nasa gitna siya ng daan at madilim po sa eryang yon," sagot niya sa doktor. "We need to call her family para malaman nila kung anong nangyari. Saad naman ito?" "But we don't know her family, Doc," agad niyang sagot. "Wala ka bang nakitang bag or any documents para makilala natin kung sino siya? Because she needs blood para maisalin sa kanyang katawan dahil maluba ang kalagayan ng babae," tura ng doktor. At napaisip ang binata. Ayaw niya may mangyaring masama sa babaeng nabundol dahil cargo de consensya niya pag may nangyari dito. "Doc, what type of blood she is?" tanong niya kaagad sa doktor. "Her blood is type AB plus positive. Masyado itong mahirap hanapin, sir, and we need some fresh blood," tura ng doktor. "Okay, Doc, maghanap po ako para masalinan siya kaagad ang dugo," sagot niya kaagad sa doktor. Tumango lang ang doktor at umalis na ito kaagad. Tinawagan niya ang kaibigan para ipaalam dito kung ano ang nangyari. "Hello?" sagot ang sa kabilang linya. "Bro, please help me. Nakabangga ako and she needs some blood," agad niyang turan sa kabilang linya. "What? Nakabangga ka? So nasa hospital ka ngayon?" gulat na turan ng kaibigan. "Yes, please help me kung saan makakuha ng fresh blood," saad niya sa kaibigan. "Don't worry, at may kilala ako. So pupuntahan ka na lang namin dyan pag nakausap ko na siya," sagot agad ng kaibigan.
Okay, bro. Thank you. Turanya. No problem. I have to go. Sagot naman ang nasa kabilang linya at sa kanya ibinaba ang linya. Lumipas ang isang buwan. Pumunta ang binata sa ospital para dalawin ang dalagang nabangga na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagigising. Pagpasok niya sa room nito, nagulat ang binata nang makita may magandang dilag na nakaupo sa tabi ng dalaga at umiiyak. Ano bang nangyari sa'yo, Reyna? Pahagulgol nitong iyak, sabay hawak nito sa palad ng dalagang walang malay. Reyna, kailangan mong mabuhay dahil nandito pa ako. Turan niya sa gitna ng pag-iyak. Excuse me, ma'am. Pukaw ng binata sa pag-iyak ng dalaga. Napatigil ito at lumingon sa gawin niya. Pinahid niya ang mga luhang umagos sa kanyang mga pisngi. Ikaw ba ang kabag-anak niya? Tanong ng binata, sabay turo niya sa dalaga na hindi pa rin nagigising. Tumayo ang dalaga at tumitig ito ng diretso sa mga mata niya na wari ay sinusuri ang buo niyang pagkatao. Oo, ako nga, kapatid ko ang babaeng nabundol mo. Mata rin itong turan. Sorry for that, miss. I didn't mean to do that. At madilim ang lugar kung saan ko siya nabundol at hindi ko siya kaagad napansin dahil bigla siyang pumagitna sa daan. Paliwanag ng binata sa dalaga na animoy na siyang patayin sa mga titig dito. So, wala kang mga mata? Kaya hindi mo siya nakita? Hindi mo ba alam na matagal ko na siyang hinahanap at dito ko lang pala siya makikita dahil sa kagagawan mo? Mata rin itong turan. Hey miss, dahan-dahan ka sa iyong pananalita. Dahil kung sinasadya ko lang ang lahat, sana hindi ko dinala dito ang kapatid mo at hindi ako magtsatsagang puntahan siya dito dahil masyado akong busy sa trabaho ko. Galit na rin sa adang binata. Natigilan ang dalaga sa narinig at agad siyang umiwas ng tingin sa lalaking natarayan. Umupo siya ulit sa kalapit ng higaan ng kapatid. Hindi ko alam na ganito ang nangyari sa kanya. Dahil ang alam ko, nagtatrabaho siya sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng mga villa. Pasensya ka na sa inasal ko. Masyado lang akong nagulat sa lahat ng nangyari sa kapatid ko. Mahinahon niyang turan. Ibinaba ng binata ang dalang bulaklak at prutas at saka ito lumapit sa kabilang side ng kama. I know. Sorry for that at hindi ko rin ginusto itong nangyari sa kanya. Saad ng binata habang nakatitig sa dalagang mahimbing na natutulog. Sino ka nga pala? Tanong ng dalaga, sabay titig niya sa binata. I'm Darwin Dave Mateo. And you are? Tanong niya rin sa dalaga. Rosalie Vargas. Turan niya, sabay abot niya ng kamay sa binata. Kinuha naman ng binata ito, kinamayan ang dalaga. I am really sorry for your sister Rosalie. Paghingi niya ng tawad sa dalaga. Tumango ang dalaga at saka siya marahang humarap sa kapatid. Hindi man natin kagustuhan ang lahat, ngunit wala na tayong magagawa dahil nangyari na, turan niya. Don't worry, at ako na ang bahala sa lahat ng babayaran sa ospital na ito at pati na rin sa mga gamot ng kapatid mo. Saad ng binata. Maraming salamat nga pala sa iyo, Dave, dahil hindi mo tinakbuhan ang kapatid ko. Pasensya rin pala sa inasal ko kanina. Paghingi niya ng paumanhin sa binata. It's okay, maikli niyang sagot. Natigilan silang dalawa na unti-unting gumagalaw ang mga daliri ng kapatid. Hinawakan agad ito ng dalaga. Tinawagan agad ng binata ang doktor para ipaalam na gumalaw na ang pasyente. Maya-maya pa ay dumating na agad ang doktor kasama ang ibang nurse para i-check ang pulso at vital sign nito. Ilang minuto rin ang lumipas at iminulat ng dalaga ang mga mata nito at lubos naman ang tuwang na darama ng dalaga sa pagkagising ng kapatid. Ngunit mukha itong wala pang matandaan sa mga nangyari. Tumingin ito sa gawin niya. Sino kayo? Maangan itong tanong na waring hindi siya kilala ng kapatid.
Reyna, ako ito si Rosalie. Tura ng dalaga habang hawak ang kamay nito. Tumitig lang ito sa dalaga na blanco ang ekspresyon ng mukha. Ano bang nangyari sa'yo, Reyna? Mahinahong tanong niya sa kapatid. Nakatulala lang ito sa kawalan at hindi na muling umimik pa. Ma'am, hayaan na muna siyang magpahinga at wag na muna natin siyang piliting mag-isip. Tura ng doktor sa dalaga. Dok, bakit parang hindi niya ako naalala? Takang tanong niya sa doktor. Nagkaroon siya ng amnesia, ma'am. Makakabalik rin ang kanyang alaala. Ngunit matatagalan pa ito. Paalala ko lang po na huwag natin siyang pilitin na maalala ang nakaraan niya. Hayaan natin na kusa itong bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Tura ng doktor. Tumango lang ang dalaga at saka ito tumingin sa gawin ng kapatid. Lumipas ang ilang buwan. Nakauwi na sila ng kapatid sa bahay nila. Ngunit nanatili pa rin itong tahimik at nakatulala sa kawalan. Nais ng dalaga na malaman kung anong nangyari sa kapatid. Kaya pumunta siya sa lugar kung saan nagtatrabaho ang kapatid. Pumasok siya sa isang napakatayog ng building ng mga Villa Lobos Company. Pagpasok niya ay dumiretso sa front desk para magtanong sa babaeng reception. Ma'am, pwede po ba magtanong? Magalang niyang tanong sa receptionist. Yes, ma'am. What can I do for you? Magalang naman itong tanong sa bangiti. Nandito po ba ang chairman ng kumpanyang ito? Magalang niyang tanong. May appointment ka po ba sa kanya, ma'am? Ano po ang pangalan mo para ma-check ko po kung anong oras ang pagkikita niyo? Tanong nito. Naku, ma'am. Wala po eh. Gusto ko lang po kasing itanong sa kanya kung pinaalis niya ba ang kapatid ko dito sa kumpanya niya. Na-aksidente kasi ang kapatid ko. Saad niya sa babae. Sino po ba ang kapatid mo, ma'am? Maangan itong tanong. Serena Joy Vargas po, turan niya. At natigilan ang babae nang marinig nito ang sinabi niya. Wala pong nag-work na Rena Vargas dito, ma'am? Saad ng babae. Nagtaka ang dalaga dahil sinasabi ng kapatid na dito siya nagtatrabaho. Kaso ma'am, sinasabi ng kapatid ko na dito siya nagtatrabaho at isa siyang sekretarya ng kumpanyang ito. Tura ng dalaga na may pagtataka. Sorry ma'am, baka hindi po dito ang tinutukoy ng kapatid mo. Sabi nito. Pero nais ko pa rin makausap ang may-ari ng kumpanyang ito. Baka hindi nyo lang napansin ang kapatid ko na nagtatrabaho dito. Tura ng dalaga. Naku ma'am, may kamiting pa po si Mr. Villa Lobos. Sa ibang araw na lang po kayo bumalik. Tura nito. Ngunit, hindi nagpatinag ang dalaga dahil nais niyang makausap ang binata tungkol sa kanyang kapatid. Hintayin ko na lang siyang lumabas ma'am. Tura niya. Kaso ma'am, mababagot ka lang. At baka mamaya pa silang matapos kaysa ibang araw ka na lang po makipag-usap sa kanya. Saad nito. Ngunit, hindi nakinig ang dalaga at naghintay siya. Lumipas ang 4 na oras ng paghihintay at nakita ng dalaga ang mga lumabas galing sa opisina. Humarang siya kaagad sa daraanan ng mga ito. Excuse me po, sino po ba dito si Mr. Kian Villalobos? Tanong niya. Habang nakatingin sa mga ito, at nagtaka naman ang mga taong hinarangan niya. Miss, I'm so sorry. Mr. Villalobos is not here. Kung may kailangan ka sa kanya, pumunta ka sa my reception area at doon ka magpa-appointment kay Mr. Villalobos. Mahabang saad ng isa sa mga hinarangan niya. Tumingin naman siya sa mga ito. Mukhang wala sa mga ito ang hinahanap niya. Agad naman siyang tumabi. At nagpapahiyang umalis. Dumiretso siya kaagad sa ladies restroom at tumingin sa harapan ng salamin at agad naghilamos. Ano bang ginawa ko? Bakit hindi ko makita yung taong yun? Ang hirap naman niyang hagilapin. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang mukha. Maya-maya pa, lumabas siya sa restroom at naglakad siya sa may pasilyo. Ngunit, bago pa man siya makalabas sa exit ng building ay
napansin niya ang isang lalaki na pasakay ng isang mamahaling sasakyan at agad niyang napagtanto na ito yung may-ari ng building na ito. Mabilis siyang naglakad para humarang sa daraanan ng sasakyan nito. Nang makita siya ng driver nito, agad naman itong hininto ang sasakyan. Bumaba naman ang gwapong binata na animoy isang modelo sa ganda ng hubog ng katawan at tindig nito. Lumapit ito sa kinaroroonan niya. "What are you doing?" Inis na tanong nito sa dalaga. "Are you Mr. Kian Villalobos?" Tanong niya kaagad sa binata. "Why are you asking about him?" Masungit itong tanong. "Nais ko lang itanong ang tungkol sa kapatid ko. Rena Vargas ang pangalan ng kapatid ko. At sekretary mo siya, di ba?" Galit niyang bulaw sa binata. "No, I don't know about her. When you please get out of my way?" Galit itong sabi, sabay talikod. "Ganyan ba kayong mga mayayaman? Porket mas nakakalamang kayo, wala kayong pakialam kahit ano pa ang mangyari sa mga trabahante nyo? Napakawalang puso naman ninyo!" Sigaw niya sa likuran ng binata. At napatigil ang binata sa sinabi ng dalaga at umarap siya ulit dito. Lumapit siya dito ng bahagya at yumuko siya sa mukha ng dalaga at marahang nagsalita. Likas na matangkad ang binata na sa tansya niya ay nasa 6 feet ang tangkad dito at nasa 5'5 lang ang height ng dalaga. Kaya napakaliit tignan ng dalaga. "Alam mo ba kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo, miss?" Bulong nito at marahang napaurong ang dalaga dahil sa sobrang lapit ng binata sa kanya. Ha? Nauutal niyang tanong. Langhap ng dalaga ang mabangong pabango ng binata na animoy nakakalunod sa sobrang bango. "I don't even know who you're talking about dahil wala akong pakialam sa mga taong nakapaligid sa akin." Bulong niya ulit sa dalaga. Napapikit ang dalaga dahil sa sobrang kaba niya. Ngunit pinilit makabawi ng dalaga. "Alam mo bang nasa malalang kalagayan ang kapatid ko ngayon? Wala ka bang konsensya sa mga taong nagtatrabaho sa'yo? Napaka-irresponsableng chairman ka naman!" Saad niya at sabay alis niya at iniwan ang binatang nalilito sa mga sinasabi niya at napapatingin sa kanyang paglayo. "Boss, okay ka lang po ba?" Tanong ng tauhan niya sa kanya. "Yes, I'm okay." Inis nitong sagot at agad na bumalik sa loob na magaring sasakyan. Kinausap niya ang kanyang sekretarya na si Mr. Ronald. "Mr. Ronald, pakikalap ako ng information about her." Tura ng binata habang napapaisip sa mga sinasabi ng dalaga. "I want you to find about her background and anything about sa babaeng yon." Saad niya ulit dito. "Yes, sir." Sagot naman ng sekretarya niya. "Mukhang maganda ang isang yan, boss. At mukhang hindi effective sa kanya ang kapugian mo." Natatawang pagbibiro ng tauhan niya. Napapailing na lang ang binata sa pagbibiro ng tauhan na pinagkakatiwalaan niya sa lahat. Lumipas ang 2 linggo. Papasok na sa kanyang trabaho ang dalaga at iniwan naman niya ang pangangalaga ng ina ang kapatid hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapagsalita. "Nay, pasok na po ako. Ikaw na po ang bahala kay Rena." Paalam niya sa ina. "Oh anak, Osha, mag-iingat ka ha." Tura ng ina. "Opo nay." Sabay halik niya sa noo ng ina at agad na umalis. Ilang minuto rin siyang nakasakay ng jeep at agad naman siyang nakarating sa isang fast food chain. Dito siya nagtatrabaho para kahit papaano ay makatulong siya sa kanyang ina at kapatid. "Oh Rosa, andyan ka na pala." Nakangiting bungad ng kaibigan sa kanya. "Late na ba ako?" Pag-aalala niyang tanong. "Hindi pa naman, konti pa naman ang customers." Tura nito. Agad naman siyang pumunta sa locker para ilagay ang gamit at magbihis ng uniforme niya. Maghapon na marami silang customers kaya wala siyang pahinga. Sa kabilang banda naman, may lihim na kumukuha ng kanyang larawan sa di kalayuan at lihim na nagmamatsyag sa kanya. Maya-maya pa, tumawag ang lalaking lihim na kumuha ng larawan ng dalaga sa kanyang amo.
Hello, sir. Okay na po. Sad niya sa kabilang linya. Okay, dalhin mo dito sa akin ang mga nakalap mong impormasyon sa babaeng yan. Tura nang nasa kabilang linya. Okay, sir. Sabay patay niya ng linya. Agad naman itong pinaharurot ang sasakyan papunta sa malapalasyong bahay ng mga Villalobos. Pumasok ang lalaking inutusan sa matayog na gate at pumara siya sa parking area. Pagpasok niya sa napakalaking bahay ay dumiretso siya sa may terrace ng bahay at doon naghihintay ang gwapong binata. Dala mo ba? Agad itong tanong habang nakatanaw sa lapas. Yes, sir. Nandito na po. Sabay abot niya ng envelope sa binata. Humarap naman agad ang binata dito at saka kinuha ang iniabot nitong envelope. Binuksan agad ng binata ang envelope at inilabas ang mga larawan ng dalaga na nagsiserve sa isang fast food chain. Napatingin ang binata sa malaanghel na mukha ng dalaga na animoy walang pakialam sa sarili dahil wala naman lang itong kahit na anong kolorete sa kanyang mukha. Ngunit, likas na itong maganda at hindi nakakasawang pagmasdan ang kanyang malaanghel na mukha. Sir, nasa loob rin po ang nakuha kong background ng dalaga. Tura ng tauhan. Okay, thank you Mr. Ronald. Sabay abot niya ng makapal na envelope sa sekretarya. Sir, ano po ito? Tanong naman ang kanyang sekretarya sa kanyang inabot na envelope na may lamang pera. Pasasalamat ko sa pagkalap mo ng impormasyon sa babaeng ito. Tura ng binata. Naku sir, huwag na po. Nagsasahod naman po ako sa inyo eh. Pag-aayaw niya sa nais na ibigay ng binata. No, kunin mo ito Ronald para ito sa pamilya mo. Pagpupumilit naman ng binata. Sir, sobra-sobra na po ang naibigay at naitulong mo sa pamilya ko. Kaya hindi ko po yan matatanggap po. Desididong saad ng sekretarya. Okay, kung ayaw mo, idagdag ko na lang ito sa magiging sahod mo. Sabi ng binata, sabay pasok niya sa drawer nito. Ikaw na po bahala, sir. Alis na po ako. Magalang niyang paalam sa amo. Okay, Ronald. Take care. Tumango lang ang sekretarya at umalis na ito. Pumasok naman sa kanyang kwarto ang binata para doon niya simulang tignan ang background ng dalaga. Umupo muna siya sa kanyang waterbed at doon sinimulang ilabas ang mga papeles na naglalaman ng impormasyon tungkol sa dalaga. Nanggaling siya sa isang bahay ampunan at kinukup siya ng itinuring niyang ina at hindi niya tunay na kapatid ang babaeng sinasabi niyang kapatid. Who's this girl? Mukhang nagiging interesado ako sa kanya. Bulong ng binata sa sarili. Nais niyang puntahan sa bahay ampunan para malaman kung saan talaga nagmula ang dalaga para malaman niya ang tungkol sa pagkatao nito. Sa isang banda naman, nakauwi na ang dalaga sa kanilang bahay at agad na nagpahinga sa kanyang kwarto. Anak, tawag ng kanyang ina mula sa labas ng kanyang kwarto. Nay, bakit po? Tinatamad niyang sagot sa ina. Kumain ka na muna anak, bago ka magpahinga. Saad ng ina. Nay, busog na po ako. Pinakain na ako ni Malo bago ako umuwi. Sagot niya habang nakadapa. O sige, magpahinga ka na muna dyan. Sabi nito sabay alis ng ina. Maya-maya pa, nakatulog kaagad ang dalaga nang hindi niya namamalayan. Jonah! Baby! Sigaw ng babae sa kanyang panaginip. Umiiyak ang batang babae habang nais abutin ang kamay ng ina. No! Jonah, please! Come back here! Umiiyak na sigaw ng babae sa batang babae na tinatangay ng dalawang lalaki papasok sa isang itim na van. Mommy! Mommy! Sigaw ng batang babae. Wag! Sigaw niya sa gitna ng kanyang pagtulog. Bigla siyang bumalikwas ng bangon. Anak, Rosa, anong nangyayari sa'yo? Tarantang katok ng ina sa kanyang pinto. Napahilamo siya sa kanyang kamay at tumayo para pabuksan ang ina.
Ano nangyari sa'yo, Rosa? Bakit ka sumisigaw? Tarantang tanong ng ina. Wala, Nay. Masama lang po ang panaginip ko. Sagot niya sa ina, sabay balik sa kanyang higaan. Teka at kukuha lang ako ng maiinom. Tura ng ina, sabay labas niya ulit ng kwarto. Ilang segundo lang, bumalik agad ang ina na may dala isang basong tubig. Oh, uminom ka na muna. Sabay abot nito sa kanya. Kinuha naman agad ito ng dalaga at saka ininom ang tubig. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Tanong ng ina matapos siyang makainom. Okay na po ako, Nay. Napapanaginipan ko na naman po yung palagi kong panaginip noon, Nay. Panimula niya sa ina. Baka sa sobrang pagod mo yan, anak. Tura ng ina. Siguro po, Nay. Tangi niya na lang sagot. Matulog ka na, anak. Maaga ka pa naman bukas. Sabi ng ina, sabay takip niya ng kumot sa katawan niya. Opo, Nay. Maraming salamat po. Pasasalamat niya sa itinuturing niyang ina. Osha, lalabas na ako at titignan ko rin ang kapatid mo. Baka nagising rin yon dahil sa lakas ng sigaw mo. Saad ng ina, sabay labas niya ng kwarto ng dalaga. Kinabukasan, maagang nag-ayos at kumain ng dalaga para hindi na siya malit sa trabaho. Nay, aalis na po ako. Alagaan mo si Reyna, ha? Sabay haplos niya sa buhok ng itinuturing niyang kapatid. Oo, anak. Mag-iingat ka. Paalala ng ina. Ngumiti lang at tumango ang dalaga at saka na ito umalis. Pagdating niya sa fast food chain, agad siyang sinalubong ng kaibigan. Rosa, may naghahanap sa'yo. Kinikilig nitong Turan sa kanya habang nakangiti. Sino? Takang tanong niya. Andun sa loob, hinihintay ka niya. Sabay turo ng kaibigan sa lalaking nakaupo sa may center table. Tumingin ang dalaga sa gawin na itinuro ng kaibigan at laking gulat niya na mapagtantong siya yung nagmamay-ari ng Villa Lobos Company. Naku, anong ginagawa niya dito? Tanong ng isip niya. Tinulak siya ng kaibigan para makalapit agad ang dalaga dito. Ano ba, Carol? Tumigil ka nga? Saway niya dito. Bilis na. Ikaw na bahala kay Mr. Pogi, ha? Kinikilig na tura ni Carol sa kanya. Inirapan niya lang ito at sabay lapit niya sa binata. Ano po ang orderin mo, sir? Kunwaring magalang yung tanong sa binata. Lumingon ito sa gawin niya. Sabay alis niya ng sunglasses niya. So, dito ka pala nagtatrabaho? Maotoridad niyang tanong sa dalaga. Yes, sir. Dito nga po. Ano nga pala ang orderin mo? Pagpipigil niya sa pagtataray dito. Pwede bang ikaw na lang? Tura ng binata. Napatingin ng matiim sa binata ang dalaga na wari ay inis na inis ang dalaga sa binata dahil sa tinuran nito. Hey, wait! Bakit mukhang galit ka yata? I'm just kidding. Sabay marahang tumawa. O-order ka ba o hindi? Mataray niyang tanong sa binata. Yes, of course. Ganyan mo ba tatuhin ang customer mo? Hindi. Tangi niya na lang sagot sa bayo ko. Pwede ba tayong mag-usap? May mahalaga lang akong itatanong sa'yo. Apat doon sa mga sinabi mo sa akin last time na nagkita tayo sa kumpanya ko. Tura ng binata. Napatingin ang dalaga sa mga mata ng binata. Wari na babasa ng dalaga na seryoso ang binata sa sinasabi nito. At bakit mo gustong malaman? Di ba ikaw yung chairman ng kumpanyang yun? Tura ng dalaga. Yes, ako nga. Kaya gusto kitang makausap ng formal. Kung gusto mo. Saad ang binata, sabay tayo. Saan ka pupunta? Maangan ang tanong ng dalaga. Hindi kasi dito ang proper place na pwedeng pag-usapan about doon. Saka nito hinawakan sa kamay ang dalaga para igaya siya sa magara nitong sasakyan. Teka, baka ikaw yung leader ng human trafficking? Tura ng dalaga bago sumakay sa kotse nito. Wow, do you think that I can do that? I have my own business and not about that kind of business.
Inis nitong Saad. Kung ayaw mong pag-usapan natin ang tungkol sa kapatid mo, it's okay, I have to go. Agad nitong sabi, sabay pasok sa sasakyan nito. Teka, sorry sa sinabi ko. O sige, sasama na ako. Saka siya sumakay at tumabi sa binata. Lumipas ang mga minutong magkatabi sila ng binata na wala silang imikan. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang lugar na may matayog na gate at may malapalasyong bahay. Huminto sila sa parking area at bumaba sila kaagad. Wow, napakalaki naman ang bahay niya. Bulong ng utak ng dalaga. Take a seat. Maikling tura nito na makapasok sila sa may sala. At sumunod naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Umupo rin ang binata sa katapat niyang upuan at nakatingin ito sa mga mata ng dalaga. So, let's talk about your sister. Bakit mo nga pala sinasabing isasekretarya ko ang kapatid mo? Paninimula ng binata. Oo, yun kasi ang alam ko. Dahil yun ang palagi niyang sinasabi na isa siyang sekretarya sa isang Villa Lobos company. Sagot ang dalaga. Then, who told you that harangan kami that day? Sunod nitong tanong. Napatitig ng matiim ang dalaga dahil sa pagkakasabi nito. Naisip ko lang gawin yun dahil alam kong hindi mo rin ako pauunlakan pag hindi ko yun ginawa. Tura ng dalaga. Natawa ng pagak ang binata sabay tayo. You know, hindi ko talaga kilala yung kapatid mo. I think gumagawa lang siya ng story na nais niyang paniwalaan niyo. Saad ng binata, sabay lapit niya sa dalaga. Siguro nagkakamali lang ang kapatid ko. Pagpasensyahan mo na po ako, lalo na ang kapatid ko. Sabi ng dalaga, sabay tayo dahil nais na niyang umalis dahil nalaman niyang hindi nga nagsisinungaling ang binata. No, dahil sa pagharap mo sa akin, may kumakalat na issue about sa atin. Kaya this time, kailangan mo akong bayaran dahil hindi madali ang binigay mong isyo sa angkan ng mga Villa Lobos. Marahang Saad ng binata, sabay hawak niya sa balikat ng dalaga. Ha? Wala naman akong ginawang masama. At saka, nakipag-usap lang naman ako sa'yo. Namumutlang tura ng dalaga. Napahalup-kip-kip siya nang maramdaman ang pagdampi ng palad ng binata sa kanyang balikat. Uuwi ang dad ko tomorrow para kausapin ako about sa nangyaring issue sa pagitan natin dahil agad itong kumalat sa internet at kung saang social media aspect. Saad ng binata, saka ito tumitig sa kanya ng matiim. Napaurong ang dalaga dahil sa mga sinasabi ng binata at marahang kumawala sa mga palad ng binata. Wala akong sapat na pera para bayaran ka dahil isa lang akong hamak na mahirap. Halos pabulong niyang turan. I know, hindi mo nga ako kayang bayaran ng pera. Pero magtrabaho ka sa akin para mabayaran mo ang mga ginawa mong kalokohan. Sabi ng binata. Napaawang ang mga labi ng dalaga at saka ito umiwas ang tingin sa binata. Kaso may trabaho ako, hindi. Nakausap ko na ang manager mo na hindi ka na magtatrabaho pa doon. Agad na puto ng binata sa nais niyang sabihin. Ano ba ang magiging trabaho ko sa'yo? Maangan niyang tanong sa binata. Be my girlfriend. Tura nito, sabay upo sa may tapat niya. Ha? Ano? At bakit naman girlfriend? Marami namang pwedeng maging trabaho ah. Pwede rin ako maglinis ng bahay, o di kaya maglaba, o kahit na anong gawaing bahay. Saad ng dalaga. No. Dahil ibinalita nang sa publiko na girlfriend kita at sinasabi nila doon na mukha nagtatalo tayo kaya kailangan nating magpapanggap na magsyota. Mahabang paliwanag ng binata. Walang nagawa ang dalaga dahil sa sinabi ng binata kung hindi ang sumang-ayon sa kondisyon nito. Sa kabilang banda naman, sinusuklayan ng ina ang dalagang wala ring kibo hanggang ngayon. Hindi pa rin ito nakakapagsalita. Anak, sana maging maayos ka na at bumalik ka na sa dating ikaw na masayahin at walang bahid na lungkot. Nasasaktan ako pag nakikita kitang ganito.
bulong ng ina, habang pumapatak ang mga luha nito. Patuloy lang sa pag-agos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi kita pinalaki na maging ganito ka, anak. Lahat sinasakripisyo ko para lang maging maayos ka. Ngunit bakit nagkaganito ka? Bumalik ka na, anak. Namimiss na kita. Lalo na yung pagiging malambing mo, anak. Turan niya, sabay punas niya ng luha sa kanyang pisngi. Nay? Biglang tawag nito sa kanya. Napatigil ang matanda sa kanyang pag-iyak at napatingin siya sa anak na nakatingin sa kanya na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Anak, tinawag mo ba ako? Natatarantang tanong ng matanda, sabay hawak sa mukha ng dalaga. Umagos ang mga luha sa pisngi ng dalaga at saka ito unti-unting gumalaw para yumakap sa ina. Nay? Nay? Ang tanging katagang namutawi sa kanyang bibig. Nakakapagsalita ka na, anak. Masayang tura ng ina, sabay iyak niya. Anak, bumalik ka na. Namimiss na kita. Saad niya, sabay hagulgol niya. Umiyak rin ang dalaga, ngunit hindi pa siya tuluyang gumaling dahil hindi pa ito masyado nakapagsalita. Nay? Rena? Tawag ni Rosa na makitang umiiyak ang ina at ang kapatid. Natigilan ang ina at agad na tumayo para sabihin sa dalaga na tinawag siya ng kapatid niya. Anak, tinawag ako ng kapatid mo. Unti-unti na siyang bumalik, anak. Natutuwang tura ng ina. Nilapitan agad ang dalaga ang kapatid at saka hinawakan ito sa pala dito. Rena, andito na si ate. Kamusta na ba pakiramdam mo? Naiiyak niyang tanong sa kapatid. Tumingin ang kapatid sa kanya, sabay yakap nito. Ate? Turan niya, sabay hagulgol niya ng iyak. Tahan na, hindi ka pababayaan ni ate at ni nanay. Bulong niya sa kapatid. Tumango lang ito habang nakayakap sa kanya. Matapos ang iyakan, nag-usap ang mag-ina. Nay, ipatingin natin si Rena sa doktor at sabihin natin na unti-unti nang bumalik ang alaala niya para mabigyan tayo ng lunas na mapadali ang pag-recover ng kapatid ko. Tura ng dalaga. Oo, anak. Sige, dahil namimiss ko na ang kapatid mo, yung mga kakulitan at kasayahang nakikita ko sa mga mata niya. Masayang sad ng ina. Opo, nay. Gagawin natin ang lahat para tuluyan ang bumalik ang alaala ni Rena. Tumango lang ang ina, sabay lapit sa anak na nakaupo lang at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Lumipas ang mga araw na unti-unti nang naging maayos ang kapatid. Nasa kanyang kwarto si Rena habang nakahiga dahil nais niyang maalala ang lahat ng nangyari. Ayoko na! Ayoko nang mabuhay pa sa mundong ito! Sigaw niya habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Kasabay ng pagpatak ng ulan, nakatayo lang siya sa tabing daan habang nakatingin sa mga sasakyang dumaraan sa kanyang harapan. Unti-unti siyang naglakad sa gitna ng daan dahil nais na niyang tapusin ang kanyang buhay. Naalala ng dalaga ang lahat na nangyari sa araw na iyon. Nais na niyang wakasan ang buhay niya dahil niloko siya ng lalaking minahal niya ng lubos. Isa ito sa sekretarya ng Villa Lobos Company. Ronald, niloko mo ako. Pinagmukha mo akong tanga na ako naman si Siyunga na naniwala sa mga kasinungalingan mo. Pati kapatid at nanay ko ay nagawa ko magsinungaling sa kanila. Dahil ang totoo, naging mag-live-in tayo ng 3 taon. Ngunit niloko mo ako. Hintayin mo ang paghihiganti ko sa'yo. Galit niyang bulong sa sarili. Rena? Rena? Sabay katok ng tawag ng kapatid. Agad namang pinahid ang dalaga ang mga luha at saka pinagbuksan ang kapatid. Pagbukas niya ng pinto ay agad bumungad sa kanya ang masayang ngiti ng kapatid. Okay na ba ang maganda kong kapatid? Tanong nito, sabay abot niya ng chocolate sa kanya. Napangiti naman siya sa ginawa ng kapatid. Ate naman eh, ginawa mo pa akong bata.
Natatawang turan niya. Oo naman, dahil ikaw kaya ang nag-iisa kong baby. Natatawa niyang turan. At sabay silang nagtatawanan. At wala kang maririnig sa araw na iyon kung hindi ang masaya nilang tawanan at kwentuhan. Sa kabilang banda naman, napanood ni Megan ang balita tungkol sa boyfriend na si Kian Villalobos na may babaeng nakaalitan sa isang park. Makikita sa video na bahagyang lumapit ang binata sa babae at yumuko ito sa dalaga na mukhang isang dangkal na lang ang layo niya sa mukha ng dalaga. Nagalit ang babae sa nakitang eksena sa video. Jump, who's that girl, Sylvia? Galit niyang tanong sa babaeng Alipores. I don't know her, Sissy. I think she is a gold digger. Tura ng Alipores. Humanda siya sa akin at magtutuos kami. That man? Ang bilis niya naman akong ipinagpalit. 5 buwan lang akong lumayo sa kanya at malalaman ko na lang na may babae na siya. I will grab what's mine. Saad niya sabay tayo. Saan ka pupunta, Megan? Takang tanong ng babae. Maghahanda ako para umuwi ng Pinas. Sabi niya, sabay alis niya. Umakyat siya kaagad sa kanyang kwarto para mag-impake ng kanyang gamit. Ngunit, bago pa man siya matapos, kinuha na muna niya ang kanyang cellphone para tawagan ang binata. Sinagot naman ito kaagad ng binata. Babe, sino ba yung babaeng nakausap mo sa trending na video mo? Huwag mo sabihin na pinalitan mo kaagad ako. Pagmamaktol ang dalaga sa binata. Stop it, Megan. Yan lang ba ang sasabihin mo? Kaya mo ako tinawagan? Tura ng binata. Yes, because I have right to ask. I am your girlfriend and you are... Ngunit, hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil pinutol kaagad ng binata ang pag-uusap nila. Hello? Babe! Tam! At inis na inahagis ang cellphone sa kanyang kama. So, totoo palang ipinagpalitan niya ako kaagad? Hindi ako papayag na ipagpalit mo lang ako sa kung sinong babae lang. Inis ang turan sa sarili. Sa kabilang banda naman, nagbihis na ang dalaga dahil papasok na siya sa kanyang trabaho. Rena, maiwan ko muna kayo ni inay. Aalis na ako. Turan niya sa kapatid. Ate, kumain ka na muna. Saad ng kapatid. Sabay ayos nito ng mesa. Hindi na, tapos na akong nagkape at kumain ng tinapay. Sagot niya naman sa kapatid. Iba naman yung kape at tinapay eh. Mas mainam pa rin kumain, ate. Pagpupumilit ng kapatid. Malilate na ako, Rena. At baka mapagalitan ako ng bago kong boss. Anya. O sige na nga, hindi na kita pipilitin. Pero basta, mamayang hapunan. Sabay tayong kumain ha? Magilo nitong Saad. Napangiti naman siya sa sinabi ng kapatid. Saka siya sumang-ayon dito. Ilang minuto rin siyang naghintay ng masasakyan. Maya-maya pa, nakasakay na rin siya. Ilang minuto rin siyang nakasakay sa sasakyan at nakarating na rin siya sa fast food chain. Rosa, akala ko ba huminto ka na sa pagtatrabaho dito? Tanong ng kaibigan na makita siyang pumasok. Sino may sabi? Tanong niya naman. Yung gwapong sumundo sa'yo dito, dahil may magiging trabaho ka na raw sa kanya. Kinikilig ditong turan. Gusto ko pa rin pumasok dito. Namimiss ko yung mga araw na magkasama tayo, no? Kunwaring sabi niya. We, di nga. Hindi kumbinsidong sabi ng kaibigan. Oo nga. Magbibihis mo na ako. Saka siya pumunta sa locker niya para magpalit ng damit. Maya-maya pa, lumabas na rin siya. Ngunit, paglabas niya ay naroon na ang binata at hinihintay siya nito habang nakaupo. Bakit hindi ka sumunod sa sinabi ko? Di ba may trabaho ka sa akin? Bakit narito ka? Walang ekspresyon nitong tanong sa dalaga, sabay tayo at lapit sa kanya. Kailangan ko magtrabaho. Para mabuhay kami, turan niya. What do you mean? Para mabuhay? May magiging sahod ka naman sa akin, di ba? Pabulong nitong sabi sa may tabi ng tenga niya para hindi marinig ng mga taong nakatingin sa kanila. Napaurong ng bahagya ang dalaga
na maramdaman ang init ng hininga nito na tumama sa kanyang leeg. "So, let's go," turan ng binata, sabay layo. Tumango na lang ang dalaga dahil wala siyang magawa. "Ikaw na muna dito, sorry." Halos bulong niyang turan sa kaibigan. At saka na sila umalis ng binata sa lugar na iyon. Nananatiling tahimik ang dalawa habang nakaupo sila pareho sa backseat. "Marco, alam mo na kung saan tayo, right?" Turan niya sa driver. "Yes, boss." Maagap naman itong sagot. "Saan mo ba ako dadalhin?" Hindi niya mapigilang magtanong. "I want you to be look gorgeous in front of my mom and dad. Kaya kailangan kitang bihisan para sa pagtitipo natin mamayang gabi." Walang ekspresyon nitong turan. Nagulat ang dalaga sa sinabi ng binata. "Ano?" Napapalaki ang mga mata nitong tanong. "Relax. Ipapakilala lang naman kita, girlfriend ko. Para matigil na ang issue about sa kumakalat na video natin sa internet at balita." Turan ng binata. "Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sigurado ako mga sopistikada mga taong naroon." Natataranta niyang sabi habang nakaharap sa binata. Ngunit walang pakialam ang binata sa mga sinasabi niya. "Basta't gawin mo lang ang sinasabi ko, wala magiging abarya." Turan nito sabay tingin sa mga mata niya. At natigilan naman ang dalaga sa mga sinasabi ng binata. Lumipas ang ilang minuto. Nakarating na rin sila sa isang kilalang mall. Pumasok sila sa isang sikat na designer sa buong bansa. "Good morning, ma'am." "Sir." Magalang na turan ng babaeng sales lady. Tumango lang ang binata, sabay lakad papunta sa mga sikat na mga damit na nakadisplay. "Isukot mo nga ito?" Anya. Sabay abot nito ng apat na klase ng damit. Tinignan muna ng dalaga ang presyo nito. "Teka, ang mahal naman nito." Turan niya habang pinipigilan ang binata. "I don't care. Basta't isukat mo ang lahat ng yan." Walang pakialam na sabi niya. "Wow, grabe. Baka ibawas niya ito sa magiging sahod ko." "Kainis talaga?" Turan niya sa isip. Wala siyang nagawa at pumasok na siya sa fitting room. Isunuot muna niya ang kulay white na smooth ang tela. Lampas ito sa tuhod at may disenyo itong rosas sa harapan. Bakat sa magandang hubog ng kanyang katawan, ang damit. Bumagay naman ito sa dalaga, dalikas na maganda ang maamong mukha ng dalaga. Lumabas siya para ipakita sa binata ang suot. Nakaupo lang ang binata habang hawak ang isang magazine. "Ahem, anong sa tingin mo?" Turan niya habang nakatingin sa binata. Dahan-dahan namang inangat ng binata ang kanyang ulo para tignan ang dalaga. Pagtingin niya sa dalaga ay napamaang siya, ngunit hindi niya ito pinahalata. "Okay naman, but try another one." Kunwaring hindi satisfied sa sabi niya. Bumalik ulit sa fitting room ang dalaga para subukan na naman ang isa. Matapos niyang maisuot ay ipinakita niya naman ito sa binata. Ngunit ganun pa rin ang reaksyon nito kaya sinubukan na naman niya ang panghuling damit. Kulay rosas ang damit na binagaya ng makikinang na munting bato ang damit. Lampas tuhod ang tabas nito. Mas lalong bumagay sa mapuputing balat ng dalaga ang kulay rosas ng damit. Lalong tumingkad ang kanyang ganda. Lumabas siya sa fitting room at tinawag ang binata para makita nito kung bumagay na ba sa kanya ang damit. Pagtingin ng binata sa dalaga ay para siyang nakakita ng isang diyosa sa ganda ng bumabas sa lupa dahil mas lalong tumingkad ang ganda ng dalaga sa suot nito. "I think it's beautiful." Tura ng binata, sabay pigil niya sa sarili para mas lalong purihin ang dalaga. "Ganun lang?" Inisasabi ng dalaga. "Yes, ano pa ba ang gusto mong marinig? Just change your clothes at may pupuntahan pa tayo." Walang ganang tura ng binata, sabay balik ang mga mata sa magazine. Natapos na rin ang pag-aayos ng dalaga
at agad naman silang pumunta sa bahay ng binata para lumahok sa isang party. Pagpasok nila ng binata ay hinawakan siya ng binata sa bewang at binulungan. "Dito ka lang sa tabi ko, okay?" bulong nito. Tumango lang ang dalaga kahit na kinakabahan sa maaaring mangyari sa party na ito. "Ma'am, Dad," tawag ng binata na makalapit sila sa gawin ng mga magulang nito. "Kian, who is she?" takang tanong ng ina, sabay tingin sa dalaga. Ngumiti lang ng bahagya ang dalaga sa mga magulang ng binata. "She's my girlfriend, Ma'am. She's Rosa," tura ng binata habang hawak ang dalaga sa bewang nito. Naiilang man ang dalaga ay wala naman siyang magawa kung hindi sundin ang nais ng amo. "Ikinagagala ko po kayong makilala, Ma'am and Sir," magalad niyang sabi, sabay matamis na ngumiti sa mga ito. Ngumiti naman ang ina at ama ng binata, ngunit nararamdaman ng dalaga na hindi siya tanggap ng mga ito dahil sa paraan ng mga titig nila sa kanya. "Nice to meet you too, Iha," kunwaring tura ng matandang babae. "So, let's have a seat," pag-anyaya nito sa kanila. "Ma'am, sandali lang at may pupuntahan lang po ako sandali. Maiwan ko na muna sa inyo si Rosa," sabay alis ng binata. "Okay, son," tura ng ina. Naiwan naman ang dalaga sa ina nito dahil ang ama naman ng binata ay may mga kausap ito kaya sila lang dalawa ang nasa mesa. "Saan ba kayo nagkakilala ng anak ko?" seryosong tanong nito sa dalaga. "Ha? Sa isang fast food po," kinakabahang sagot ng dalaga. "Really? Kailan pa naging mahilig sa isang fast food ang anak ko? I think nagkakamali ako ng rinig, Iha." Natatawang tura ng ina ng binata. "Ha? Totoo po ang sinasabi ko, Ma'am," seryoso niyang sabi. "Ilang taon na ba kayo magkakilala ng anak ko?" biglang itong sumeryoso. "Ha? Ano po? Mga 1 year na po," pagsisinungaling niya. "Naku, sumobra na ako. Naging sinungaling na ako ngayon. Lokong lalaking to. Isa palang imbestigador ang ina nito. Kasi tanong ng tanong. Baka madulas ako sa mga sasabihin ko. Naku, naloko na." Bulong niya sa sarili habang hindi mapakali. Tingin siya ng tingin sa gawin ng binata. Ngunit biglang pumasok sa isang room. Kaya mas lalo siyang kinakabahan sa mga maaring itanong ng ina nito. "Wow! Matagal na pala kayong magkakilala ng anak ko. Bakit ngayon ka pa niya naisipang ipakilala sa amin ng dad niya?" sabi nito sa gitna ng pag-inom ng isang basong wine. "Ano po kasi, wala pa sa plano na ipakilala niya ako sa inyo noon. Kaya ngayon po daw ang tamang oras na makilala niyo po ako," kunwaring sabi niya. "Ayoko na. Napakasinungaling ko na ngayon. Sana ba yung mukong na yun?" Lame niyang bulong sa sarili. "Oh, I see. Ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay ngayon?" tanong nito. Ngunit agad namang dumating ang binata. "Ma'am, she is good in cooking and I love the way she cook," sagot ng binata sa nais itanong ng ina. "Ha? Opo, magaling po ako magluto," turan niya, sabay pilit ng ngiti. "So, nagkakilala na ba kayo, Ma'am?" "Sorry, may pinuntahan lang ako sandali, babe," kunwaring turan ng binata. "Kian, I want to talk to you later. I have to go," saad ng ina, sabay alis nito. Napatingin naman ang dalaga sa binata na waring may nais itanong. Hinawakan siya ng binata at iginayas sa taas ng stage. Teka, saan mo ba ako dadalhin?" maangan niyang tanong habang sumusunod sa binata. Ngunit walang naging sagot ang binata hanggang sa makarating sila sa may stage. Pinisil ng binata ang palad ng dalaga at saka ito ng salita sa microphone. "Excuse me guys, I have some announcement.
Please listen. Sabay tingin ito sa kanya. At napaawang ang mga labi ng dalaga sa mga sinasabi ng binata. Ano bang ginawa ng mukong na ito? Bulong ng dalaga sa isip. I would like to meet my girlfriend. Sabay turo ng mga daliri nito sa gawin niya. She is Rosalie Vargas. Patuloy ng binata, sabay hawak nito sa bewang niya. At nagsipagpalakpakan naman ang lahat nang marinig ang mga sinasabi ng binata. Woo! Kiss! Kiss! Hiyaw ng mga taong naroon. Ano daw? Hindi. Hindi pwede ito. Wala sa kontrata namin ang halikan ako, no? Hiyaw ng utak ng dalaga. Napatingin ang binata sa mga mata ng dalaga na waring sinasabi niyang wag. Ngunit lumapit siya ng bahagya sa dalaga. Ngayon lang, kailangan natin gawin para hindi tayo mabulyaso. Bulong ng binata sa tenga niya. Napaurong ng bahagya ang dalaga at napatitig ng matiim sa binata. Nais niya sanang magprotesta. Ngunit agad siyang hinila ng binata sa bewang saka siya sinila ng halik. Napapikit na lang ang dalaga sa ginawa ng binata. Ilang segundo rin sila sa ganong posisyon bago siya pinakawala ng binata. Woo! Cheers! Sigaw ng mga kalalakihang sabay taas nila ng kopeta. Tumawa lang ang binata, sabay hawak sa kanyang kamay para alalayan siyang bumaba sa stage. Natatameme pa rin ang dalaga dahil sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Pagbaba nila ng stage at bumalik sa kanilang pwesto ay lumapit ang ama ng binata na waring naiinis o nagagalit ito. What's the meaning of this, Kian? Inis na tanong ng ama. Dad, gusto ko lang naman ipakilala ang girlfriend ko. Tura ng binata. I need to talk to you, Kian. Come to my room. Mariing sabi nito. At saka na ito umalis papunta sa kwarto nito. Rosa, dito ka muna. Maya ayusin lang ako. Bulong niya sa dalaga at agad naman siyang umalis para sumunod sa ama. Naiwan namang nakaupo sa pwesto nito ang dalaga habang kumakain. Nakarating na ang binata sa kwarto ng ama. Dad, ano? Hindi natuloy ng binata ang sasabihin dahil bigla siyang sinampal ang ama. How dare you to ruin my party? For that girl? I don't like her. Galit na saad ng ama. Napahawak naman ang binata sa kanyang panga dahil sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. How about Megan? She's your fiancé. Patuloy ng ama. No, she's not my fiancé anymore. Dad, bakit niyo pa ipinagpipilitan sa akin ang taong ayoko? Kayo lang ang may gusto sa kanya. Tura ng binata at saka ito aktong tumalikod sa ama. You are such a hard-headed son. Ginawa ko ang lahat para lang sa'yo. Ngunit ito ang igaganti mo sa pagpapalaki ko sa'yo. I will make sure na tatanggalan kita ng mana. I swear! Galit itong sabi. Napahinto ang binata, sabay harap sa ama. Fine! I have my own business and I am not scared. Alam kong darating ang araw na ito, but I would let you to control my life just because of your own sake. Tura ng binata at saka na ito lumabas ng kwarto. Kian, I'm not done! Come back here! Sigaw ng ama sa binata habang palabas siya ng kwarto ng ama. Ngunit, hindi na ito pinansin pa ng binata. Agad niyang pinuntahan ang dalaga sa pwesto nito. Let's go! Turan niya sa dalaga, sabay hawak nito sa palad. Teka, bakit ka nagmamadali? Tanong ng dalaga habang sumunod sa binata. Stop talking, just follow me and I will take you home. Naiinis nitong turan, sabay punta sa parking area. Umalis sila kaagad sa party na hindi alam ng dalaga ang dahilan. Nakaupo lang siya sa tabi ng binata habang nagmamasid. Nais niya sana magtanong, ngunit naunahan na siya ng hiya kaya nanatili na lang siyang walang imik. Lumipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa bahay ng dalaga. Dito na ako. Maraming salamat po, sir.
Tura ng dalaga sa binata na waring wala sa mood. Tumango lang ito at saka na siya lumabas ng sasakyan. Sa kabilang banda naman, dumating ang dalaga sa bahay ng mga Villalobos. Dumiretso ang malditang dalaga sa may pinto ng bahay ng binata at saka ito nag-doorbell. Mga ilang sandali lang, agad namang bumukas ang pinto nito at bumungad ang ina ng binata sa pinto. Tita! Magilo na tura ng dalaga sabay yakap sa matanda. Megan! Gulat na sabi nito sabay ganti ng yakap sa dalaga. How are you, Iha? Tanong ng matanda. I'm fine, tita. Kararating ko lang galing state. Saad nito. Come in. Doon na tayo sa loob mag-usap. Tura nito at sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa, nakaupo na sila sa may sala habang nag-uusap. Tita, where is Kian? Sabi niya sa kalumingalinga sa paligid. He's not here, Iha. But later on, darating yun siya. May pinuntahan lang siya. Marahan niyang saad. Oh, really? I miss him a lot, tita. Kunwaring paglalambing niya sa matanda. Don't worry, at darating rin siya mamaya, sabi ng matanda. Where is Tito? Tanong niya ulit. He's busy to make a deal for our companies. Saad niya? Tita? I saw some posts on social media about Kian and some other girl. Who is she? Seryoso niyang tanong sa ina ng binata. Napatingin nito sa kanya, sabay inom nito ng juice sa baso. I don't know, and I don't even like her. I think she is a gold digger. May halong inis niyang turan. I think she's trying to catch some rich man to fill her dreams. Saad niya, sabay ikot niya ng kanyang eyeballs. That is what I thought. Pagsasang-ayon niya naman sa sinabi ni Megan. Tita, we need a plan. We need to take away Kian from that girl. Sabay kunwaring nag-isip. Yeah, just think about it, Megan. Maybe we need some settlements to arrange your wedding to him. We know that it is not easy because Kian is a bossy person. When he say no, he will stand for what he say. Saad ng ina ng binata. But tita, he don't like some arranged marriage. He will be mad. Tura ng dalaga dahil alam niyang hindi papayag ang binata sa ganung setup. So, dapat magplan tayo ng mas naaayon sa plano natin, tita. Sabay lapit sa kinaupuan ng matanda. What do you mean? Tanong niya. That girl? I have a plan for her. Sabay kontrabidang ngising sabi niya. Well, ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Let me see how good you are. Saad ng matanda. Yes, makakaasa ka po. Sabay ngiting demonyita. Sa isang banda naman, pauwi na ang binata sa kanilang bahay galing sa opisina nito. Ilang minuto rin ang biyahe at nakarating na rin sila agad. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nadatnan niyang nag-uusap ang ina at ang ex-girlfriend niya na mukhang ang saya-saya pa nila dahil nagtatawanan pa sila. Oh, iho, andyan ka na pala. Pagkakita sa nag-iisang anak na nakatayo sa may pinto. Hi, babe! Usal agad ng dalaga palapit sa binata. What are you doing here, Megan? Malamig niyang tanong saka siya tumitig sa dalaga ng matiim. Babe naman, ngayon lang nga tayo nagkita eh. Ang sungit mo naman kaagad. Tura ng dalaga, sabay yakap sa binata. Megan, I'm tired. Sabay kalas niya ng mga kamay nito na nakayakap sa kanya. But we need to talk. No, not now. I'm so tired. Saka na siya umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Walang nagawa ang dalaga dahil ayaw siyang kausapin ng binata. It's okay, dear. Lalambot rin ang puso niya sa iyo katagalan. Lambingan mo pa siya. Saad ang ina ng binata, sabay ngiti sa kanya. Tumango lang ang dalaga at saka rin siyang umiti sa matanda.
Lumipas ang mga araw. Hindi naman nakita ng binata ang dalaga, kaya nais niya itong puntahan sa bahay nito. Mga ilang minuto rin silang nagbiyahe papunta sa bahay ng dalaga. Maya-maya pa ay nakarating na sila at ipinarada nila ang sasakyan sa tapat ng bahay ng dalaga. Kumatok muna siya sa pintuan ng dalaga. Mga ilang segundo rin ang itinagal nito at binuksan agad ang pinto. Bumungad sa kanyang harapan ang kapatid ng dalaga na nagtataka. Sino po sila? Maggalang nitong tanong. Ngumiti naman ang binata sa dalagang nagtatanong. I'm Kian Villalobos and I'm looking for Rosalie Vargas. Turan niya. Si Ate Rosa? Ulit niya naman sa pangalan ng kapatid. Yes, andyan ba siya? Tanong niya ulit dito. Naku, wala po siya. Sino yan, Rena? Tanong ng dalaga sa kapatid. May I come in? Tura ng binata, sabay pasok nito kaagad sa loob ng bahay kahit na wala pang sinasabi ang kapatid ng dalaga. Sir? Anong ginagawa mo dito? Nauutal niyang tanong nang makita ang binata. Gusto lang kitang makita. Magbihis ka na at may pupuntahan tayo. Tura ng binata, sabay upo nito sa sofa. Ate, bakit magkakilala kayo? Maangan ang tanong ng kapatid, saka ito tumingin sa kapatid. Halika muna, Rena. Tawag niya dito. Sumunod naman kaagad ang kapatid sa kanya, papasok sa kwarto. Ate, bakit magkakilala kayo ng lalaking yun? Gulat itong tanong sa kanya. Mahabang kwento kasi, Rena. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento. Paupong sabi niya. Ate, kilala ko ang taong yun. Turo nito, sabay lapit sa kanya at umupo ito sa tabi niya. Paano mo siya nakilala? Maangan niyang tanong, sabay tingin sa kapatid. Kasi ate, yung sekretarya niya, naging live-in ko. Tapos nalaman ko na may iba siya. Kaya noon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam ko rin na hindi yun alam ng tungkol doon. Kasi ang akala niyo, nagtatrabaho ako sa kumpanya ng mga Villalobos. Pero hindi ate. Yung boyfriend ko ang tinutukoy ko noon. Ayoko kasing malaman niyo nagkikipag-live-in ako. Mahabang paliwanag ng kapatid sa kanya. At nagulat siya sa lahat ng mga sinasabi ng kapatid at napatayo siya sa kinauupuan. Ano? Pasigaw niyang tanong na waring hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng kapatid. Ate, please, huwag kang magagalit. Alam ko nagkamali ako. Ayoko mag-alala kayo sa akin, kaya ko yun ginawa. Sabay patak ng mga luha sa kanyang pisngi. Pinagmukha mo lang pala kaming tanga ni inay? Naakala namin nagtatrabaho ka? Yun pala, sinira mo lang ang buhay mo sa taong yun? Hindi mo alam kung gaano kami nag-alala nung nangyari ang insidente pagkabangga mo. Tapos ngayon lang, malalaman na. Hindi na tapos ng dalaga ang sasabihin dahil kumatok na ang ina sa kwarto niya. Rosa! Rena! Tawag ng ina nila. Po, bukas po yan, Nay. Saad niya. Anak, hinihintay ka na ng bisita mo. Mag-ayos ka na at kanina pa sila naghihintay sa'yo. Nakausap ko na si Mr. Villalobos. Alam ko na ang tungkol sa trabaho mo. Tura ng ina. O sige, Nay. Magbibihis na po ako at kayo na lang ang mag-usap ni Rena. Sabihin mo ang lahat kay inay. Sabi niya, sabay labas ng kwarto. Lumipas ang 4 na oras na biyahe. Narating nila ang isang beach resort. Nagtaka ang dalaga na dinala siya ng binata sa lugar na ngayon niya lang napuntahan. So, let's go? Tura nito nang huminto ang sasakyan sa parking area. Bakit mo ako dinala dito? Maangan niyang tanong. Ngunit namangha siya sa ganda ng tanawin. Pakiramdam niya ay napapawi ang lahat ng bigat na nararamdaman niya. Napakasariwa ng hangin at kay sarap tumira sa ganitong lugar. Gusto ko lang na may kasama habang nagbabakasyon. Tura nito. Ano? Bakasyon?
Anong ibig mong sabihin? Gulat itong tanong. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo kanina kasi mukhang wala ka sa mood. Saad dito, sabay alis. Sumunod naman kaagad ang dalaga dito. Teka, hintayin mo nga ako. Inis yung Turan. Sumunod ka na lang at pupunta tayo sa magiging kwarto natin. Walang pakialam niyang sabi, sabay punta niya sa may front desk ng hotel. Good morning, sir. Bati ng babae, sabay pa-cute dahil mukhang nagwagwapuhan ito sa binata. Miss, room for two. Turan ito. Teka, anong room for two? Takang tanong niya sa binata. Yes, turan ito. Ma'am, wala na po ba kayong bakanteng room? Tanong niya sa babae. Sorry ma'am, puno na po ang room. Isa na lang po ang bakante. Yun po yung magiging room niyo ni sir. Saad nito. Napahalukip-kip na lang ang dalaga at hindi na umimik pa. Kainis naman? Inis niyang Turan sa isip. Sumunod na siya sa binata na walang imik. Pagdating nila sa kwarto, agad na inayos ng dalaga ang mga gamit nila. Ahem, dito ako matutulog at dyan ka. Turo ng dalaga sa may mahabang sofa. No, dito ka at dyan ako. Ako ang nagbayad ng rent natin, so ikaw dito. Tura ng binata sa bahiga sa kama. Che, dinadala mo ako dito? Tapos patutulugin mo lang ako sa sofa? Tura ng dalaga. Ngunit hindi nakinig ang binata. Tinakpan niya ng unan ang tenga at saka pumikit. Walang nagawa ang dalaga, kung hindi ang mainis. Sa kabilang banda naman, tinawagan ng ina ang binata dahil hindi pa ito umuwi. Kaya nag-alala siya, ngunit nakapatay ang cellphone ng binata kaya hindi niya ito matawagan. Honey, I can call Kian. Nag-alala nitong saad sa asawa. Hayaan mo siya. Don't call or text him hanggang sa malaman niya kung paano umuwi. Tura ng ama ng binata. But honey, kailangan natin pag-usapan ang tungkol sa kanila ni Megan. Megan is here for Kian. Agad niyang sabi, sabay lapit sa asawa. Hon, please, pahinganin mo muna ako sa pag-iisip. I feel so sick just because of your hard-headed son. Saad nito, sabay akyat nito ng hagdan papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Walang nagawa ang ginang kung hindi ang tawagan ang dalaga na gustong mapangasawa ng anak. Hello, Megan? Tawag niya sa kabilang linya. Yes, tita. Agad naman itong sagot. I need you to find Kian and bring him home. Utos niya sa dalaga sa kabilang linya. Yes, tita. But how I find him? Napakalawak ng bayan natin para mahanap siya. Tura naman ng dalaga. Just come here tomorrow para pag-usapan natin ang tungkol sa kung saan si Kian. Kukuha ako ng private detective to find him at saka pupunta kung alam na natin kung nasan siya. Saad ng ginang. Sa isang banda naman, nakaupo sa may buhangin ang dalawa habang nakatanaw sa papalubog ng araw. Rosa, sorry for being rude to you. May mga bagay lang kasi sa buhay ko na is kong takasan. Paninimula niya sa pagkukwento ng buhay niya. Bakit? Ano ba mga bagay ang nais mong takasan? Sabay tingin ng dalaga sa gawin ng binata na natiling nakatingin sa papalubog na araw. Siguro, mas gugustuhin ko pang maging ordinaryong tao, yung walang malaking responsibilidad, yung iniisip mo lang yung araw-araw mong pamumuhay. My dad is a tycoon, kaya nais niya na lahat ng yapak niya ay sundin ko. But I have my own life. I will never choose luxurious life just because of my own sake. I'd rather choose to make my own life. Ito yung gusto ko eh. Mahabang saad ng binata, sabay tingin sa dalaga. Nasasabi mo lang yan dahil wala ka sa katayuan naming mga mahihirap. Alam mo, minsan, naiisip naming mga mahihirap na sobrang blessed kayong mga anak mayaman dahil nasa inyo na ang lahat. Kahit anong nais yung gawin sa buhay ay nagagawa nyo. Pero kaming mahihirap,
Kung hindi pa kami kumayod ng mabuti, wala kami ipapakain sa pamilya namin. Samantalang kayo, andyan na sa inyo ang lahat. Ano pa ba ang hahanapin nyo? Tura ng dalaga. No, hindi naman porket mayaman kami ay nakukuha namin ang gusto namin. Definitely no. Dahil may mga patakaran kami sinusunod. Dahil pag hindi namin sinunod ang nais ng mga mas nakakatanda sa amin ay mawawalan kami ng mana. So magiging useless ang lahat. Kaya mas gusto ko pang maging ordinaryong mamamayan at magsumikap sa buhay. Dahil kung anuman ang iyong maabot ko, kinaya ko yun with my own way. Tura ng binata. Kung sa bagay, magkaiba kasi tayo ng kinakalakihang buhay. So may mga iba't ibang pananaw tayo sa buhay. Saad niya, sabay tingin niya sa dagat na umaalon. Ikaw, ano ba ang gusto mo sa buhay? Tanong ng binata. Ako? Sabay turo niya sa sarili. Simple lang, yung makakain ng 3 beses sa isang araw at nabubuhay kami ng matiwasay na walang gulo. Saad niya. Rosa? Tura niya, sabay lapit sa kinaupuan ng dalaga. Bakit? Maangan niyang tanong na mapagtanto niyang nasa tabi na pala niya ang binata. Pwede ba kitang maging totoong girlfriend? Tura nito, sabay matiim itong tumitig sa mga mata niya. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Pumasok na tayo kasi gumagabi na. Iwas niya sa mga sasabihin ng binata. Agad siyang tumayo at naglakad papunta sa hotel na tinutuluyan nila. Hey, teka! Ngunit hindi na siya tumingin pa dito. Diretso lang siya sa kanyang paglalakad papasok sa hotel. Walang nagawa ang binata kung hindi ang sumunod na lang sa dalaga. Sa kabilang banda naman, may 2 lalaki ang nagmamanman sa 2 nilalang na walang kamalay-malay. Madam, nakita ko na po ang anak niyo. Tura nito sa kabilang banda. Really? Bantayan mo siya ng maigi. Baka kung saan naman siya pupunta. At huwag kang magpapahalata na sinusundan mo siya. Saad ng ginang. Yes, madam. Pero madam, may kasama po siyang babae. Mukhang kasintahan niya dahil natutulog sila sa iisang kwarto. What? Galit na tanong ng ginang sa kabilang linya. Magkasama po sila, madam. Sagot naman ng lalaki. Okay, I need you to focus on them at papupuntahin ko dyan si Megan to ruin their vacation. Saad ng ginang. At saka na nga niya ito binaba ang tawag. Tinawagan niya kaagad ang dalaga para papuntahin ito sa lugar kung nasan ang anak at ang girlfriend nito. Nakatatlong araw na rin ang dalawa sa beach resort na iyon. Nagising ang dalaga sa amoy na ulam na niluto ng binata. Ang bango naman. Sino kaya ang nagluto? Nagutom tuloy ako. Bulong niya sa sarili. Tumayo siya kaagad at nag-ayos muna bago pumunta sa kusina. Pagkarating niya sa kusina, nakita niya ang gwapong binata na abala ito sa pagluluto. Hindi siya kaagad napansin ng binata dahil natili itong nakatingin sa kanyang niluluto. Ang bango naman niluluto mo, sir. Magyuli niyang turan. Oh, gising ka na pala. Turan ng binata, sabay tingin niya sa dalaga. Opo, nagising po kasi ako sa napakabangong ulam. Sabi niya, sabay magyuli ng ngiti ang ibinigay niya sa binata. Tama na nga ang bola at mag-ayos ka na ng pinggan sa mesa at kubyertos. Saad niya sa dalaga. Agad namang sumunod ang dalaga sa sinabi ng binata. Maya-maya pa, sabay na silang kumain. Nagtatawanan sila habang nagkwekwentuhan na animiwala ng bukas sa yung saya nilang dalawa. Ilang minuto rin silang kumain nang may biglang kumatok sa pinto nila. May inaasan ka bang bisita mo? Tanong agad ang dalaga sa binata, saka itinigil ang pagkain. Nope. I never expected anymore. Agad namang tumayo ang binata at saka naglakad papunta sa may pinto. Sumilip muna siya sa isang maliit na butas sa may pinto. Nang makita niya kung sino ang kumakatok, nanlaki ang mga mata niya
dahil sa gulat. Paano ba siya natuntun ng babaeng ito? Nakailang katok pa ang nasa labas bago niya naisipang buksan ang pinto. Pagbukas niya, nakita niya kaagad ang malawak na ngiti ng babae. Babe, dito lang pala kita makikita. Matagal kitang hinanap dahil nag-alala ko sa'yo. Kunwaring paglalambing nito. What are you doing here? At paano mo nalaman kung nasan ako? Tanong agad ang binata sa babae. Hindi mo muna ba ako papasukin? Pwede naman sigurong sa loob na lang tayong mag-usap. I really miss you, babe. Paglalambing na sabi niya. No, Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin nang biglang magsalita ang dalaga sa loob. Kian, sino ba yan? Tanong nito at agad naman siyang napahinto nang makita ang babaeng kausap ng binata. Who is she? What the hell is she doing here with you? Galit na sigaw ng babae na makita siya. Megan, stop it. You need to go home. Andun na lang tayo mag-usap. Tura ng binata. Ngunit hindi nagpaawat ang babae at sumugod ito sa gawin ng dalaga. You bitch! Are you trying to stall in my fiancé? Stop being such an idiot, mistress! Sigaw nito sa dalaga. Habang nanatili lang kalma ang dalaga sa mga sinasabi ng babae, hindi siya nang patinag sa galit ito. Tumigil ka! Kung gusto mong mag-usap kayo ng boyfriend mo, edi mag-usap kayo. At wag na wag mo lang akong sigawan at pagsabihan ng mistress dahil kahit kailan hindi ako naging mistress. At isa pa, boyfriend mo pa lang siya at hindi asawa. Turan niya, sabay alis. Hey bitch, where do you think you are going? Hindi pa tayo tapos. Nanggagalaitin niyang hiyaw. Stop it, Megan. I said stop it. Dumaguntong ang boses ng binata sa buong kwarto at sabay hagis niya ng vase sa may dingding at nabasag ito. Saka naman natahimik ang babae at napatingin sa binata na may halong takot sa mga mata. You know why? I don't like you. Just because of your attitude, you are being such a horrible person. Hindi ka nakikinig, mas nauuna ang galit mo. At hindi mo naman ako pag-aari ha, para magalit ka ng ganyan. Kagustuhan lang ng parents natin ang pagiging magsyota natin, right? Tura ng binata, sabay lapit sa babaeng nalulunod sa galit ang buong pagkatao nito. Sinampal siya ng buong lakas sa pisngi ng babae. Kahit kailan pala, hindi mo ako minahal. At ako itong sitanga na umaasang minahal mo ako. But now I know, hindi ko na kailangan pang maghabol. Ngunit, sisiguraduhin ko na hindi kayo makakatuluyan ng babaeng gusto mo. I swear! Turan nito, sabay alis at iniwan ang binata na nakahawak sa kanyang pisking masakit. Nakatayo sa may buhangin ang dalaga habang nakatanaw sa malawak na karagatan at napapabuntong hininga siya. Ano ba itong pinasok ko? Bakit ako pumayag sa ganitong setup? Bakit ako nainis na makita ko ang babaeng iyon? Alam ko naman na girlfriend iyon ni Kian. Bakit nakakaramdam ako ng kirot sa puso ko? Naguguluhang bulong niya sa sarili. Hindi ko siya pwedeng mahalin. Dagdag niyang bulong sa sarili. Sorry for what happened. Tura ng binata sa likuran ng dalaga. Nagulat naman ang dalaga dahil sa bigla ang pagsulpot ng binata. Ano ba? Ginulat mo naman ako? Saad niya sabay harap sa binata. Lumapit naman ang binata sa tabi niya. Sabay hawak nito sa balikat niya paharap sa kanya. Rosa, I am really sorry dahil pinagsabihan ka ni Mega ng mga masasakit na salita. Bulong ng binata habang matiimitong nakatitig sa mukha ng dalaga. Biglang kumabog ng sobrang lakas ang dibdib ng dalaga dahil sa mga titig nito. Hindi. Okay lang. Kahit na sino mang girlfriend, kung makita mo yung boyfriend na may kasamang iba ay magagalit ka talaga. Tura ng dalaga, sabay iwas niyang tingin sa binata. No, she's not my girlfriend anymore. Matagal na kaming wala. Nais lang ng parents namin na kami ang magkatuluyan dahil sa kumpanya. But I don't care about the company.
I have my own business. Ayoko magpakasa sa taong hindi ko naman mahal. Saad nito, sabay tingin sa malawak na dagat. Alam mo ba, nakita ko na yung babaeng gusto ko at nais kong makasama habang buhay. Tura nito, sabay tingin sa dalaga. Kian, gusto ko nang pumasok sa loob. Pag-iiba niya ng gustong sabihin sa binata. Ayokong marinig ang mga nais sabihin ng binata. Baka mas lalo akong masaktan na nakita na niya ang taong nais niyang pakasalan. Ang sakit marinig eh. Bulong niya sa isip at nauna na siyang naglakad. Wait Rosa, may sasabihin pa ako. Ngunit hindi nakinig pa ang dalaga at tuloy-tuloy na siya sa paglalakad papasok sa kanilang kwarto. Pagpasok niya ay agad siyang pumasok sa toilet para hindi siya kulitin ng binata. Mga ilang minuto rin siya na malagi doon. Sa kabilang banda naman, umiiyak ang babae sa galit at inis dahil sa nakitang kasama ng binata. No, I will kill that girl. She ruined everything to me. Galit niyang turan sa kasama. Hey, calm down Megan. What are you trying to say? Mahinaw na tanong ng kaibigan. You know, I saw them in one room. I think they are trying to hide from us to their happiness. But I saw Kian, how stared at her. Saad niya sabay iyak. Megan, please, try to be calm. Nakakasama yan sa health mo. Payo ng kanyang kaibigan. No, dapat may plano ako para sirain ang lahat sa kanila ng babaeng yon. Inis itong sabi. Maya-maya pa, naisipan niyang tawagan ang tauhan nito para ipakidnap ang dalaga para siya mismo ang pumatay sa dalaga at para wala na ring sagabal sa kanilang pag-iisang dibdib ng binata. Lumipas ang mga araw at naisipan ng binata at ng dalaga na mag-night swimming dahil aalis na sila kinabukasan. So, ready ka na? Tanong ng binata. Opo, ready na? Nakangiting sagot ng dalaga. Mga ilang oras rin ang lumipas. Nagtatampisaw na sa tubig ang dalaga. Mag-isa lang siyang lumalangoy at nakatingin lang sa kanya ang binata habang nakaupo sa may buhangin at umiinom ng wine. Maya-maya pa, naisipan ng binata na puntahan ng dalaga sa may tubig para samahan itong naliligo. Oh, akala ko ba wala ka ng ganang maligo? Tanong ng dalaga habang tinatangay ng alon ang kanyang mga buhok. Gusto kasi kitang samahan maligo? Tura nito, sabay lapit sa kinaroonan niya. Ganun ba? Parang pinupulikat yung paa ko. Ah! Tura niya. Agad namang lumapit ang binata para alalayan siya papunta sa may pangpang. Napakapit naman ang dalaga sa balikat ng binata hanggang sa makarating sila sa may buhangin at ibinaba siya ng binata para hilutin ang paa niya. Masakit ba dito? Tanong ng binata habang hawak ang paa ng dalaga. Oo, dyan. Saad niya habang napapapikit siya. Maya-maya pa, humupa rin ang kirot nito at umupo na rin ang binata sa tabi niya. Rosa, okay ka na ba? Tanong nito, sabay titig sa kanyang mga mata. Ha? Oo, okay na ako. Sabi niya, sabay iwas sa mga titig nito. Unti-unting hinawakan ng binata ang kamay niya. Napaigtad ang dalaga dahil sa paghawak nito sa kamay niya. Bakit? Tangi niyang tanong dahil sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya dahil sa ginawa ng binata. Rosa, I think I'm in love with you. Bulong nito habang hawak ang kamay niya. Ano? Pero may girlfriend ka at hindi naman tayo totoong magsyota. Turan niya. Tumitig sa mga mata niya ang binata at sa kanya kinawi ang buhok niya na nakatakip sa mga pisngi niya. No, she is not my girlfriend anymore, Rosa. Dahil matagal na kaming wala at matagal nang walang namamagitan sa amin dahil mas pinili kong maghanap ng taong pumasok dito. Turo niya
sa dibdib niya. Hindi makaimik ang dalaga dahil nalulunod siya sa kaligayahang nadarama. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil mukhang mahal na rin niya ang binata. Rosa, at ikaw iyon. Ikaw yung napili ng pusong ito na mahalin ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo tatanggapin ang nais ng puso ko. Patuloy nitong turan. Pero, hindi ako gusto ng mga magulang mo, Kian. Hindi ako yung babaeng gusto nila para sa'yo. Saad niya sa binata habang malamlam na nakatitig sa mga mata nito. No, Rosa. Kahit ayaw nila sa'yo, ako yung nagmamahal at hindi sila. At ako rin yung pipili ng babaeng papakasalan ko. Seryosong sabi ng binata. Hindi nakaimik ang dalaga at napayuko na lang dahil sa mga sinabi ng binata. Ngunit inangat ang binata ang mukha nila para magtama ang kanilang paningin. Saka ito dahan-dahang lumapit sa dalaga para siilan siya ng halik. Napapikit ang dalaga dahil sa tamis ng halik ng binata sa kanya. Mas inalapit pa siya ng binata sa katawan nito para ramdam nila ang init ng bawat isa. Napayakap sa batok ng binata ang dalaga dahil nagugustuhan niya ang bawat galaw ng labi ng binata. At naging mapusok sila kaya humantong sila sa nais ng bawat isa. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Napatitig siya sa dalagang mahimbing na natutulog na animoy anghel sa amo ng mukha nito. Napapangiti ang binata dahil sa wakas ay wala ng sinuman ang makakaagaw sa kanya ng taong mahal niya. I will always protect you, mahal, at ikaw yung babaeng nais kong makasama habang buhay. Turan niya sa isip niya. Agad naman siyang tumayo sa kinahihigaan niya para mag-prepared na ng almusal nilang dalaga. Ilang minuto rin ang lumipas, buhat ng magising ang binata ay nagising na rin ang dalaga. Sabay mulat niya ng kanyang mga mata, napakapa siya sa sarili dahil nararamdaman niyang wala pala silang saplot sa loob ng kumot. Ouch! Ba't ang sakit? Pangiwi niyang sambit nang babangon sana siya at maramdamang masakit ang parteng iyon. Mahal, huwag ka munang gumalaw. Dinalhan na kita ng pagkain dito. Malambing na sabi ng binata habang may dala siyang tray na may lamang pagkain. Ha? Nag-abala ka pa? Kaya ko naman gumawa niyan eh. Tura ng dalaga, sabay dahang-dahang umupo sa higaan. No, from now on, ako na muna ang magluluto para sa atin. And please mahal, huwag ka nang maiilang sa akin kasi tayo na. At wala na itong bawian pa. Magiyol na palatak ng binata, saka itong ngumiti ng malapad. Napatawa na lang ang dalaga sa mga sinasabi ng binata. Lumipas ang isang araw na masaya silang magkasama ng binata. Ngunit sa isang araw na iyon ay tumawag ang ama ng binata dahil na-hospital ang ina nito. Hello, Dad? Sagot niya sa cellphone niya. Your mom is critical. You need to go home. Tura ng ama sa kabilang linya. Yes, Dad. Agad na sagot niya sa ama. Napawi ang masayang ekspresyon ng mukha ng binata dahil sa balita na sinabi ng ama nito. Lumapit siya sa dalaga at hinawakan ang kamay nito. Mahal, I'm so sorry dahil kailangan nating umuwi dahil may nangyaring hindi maganda kay Mommy. Sabi nito at nagmamadali siyang pinaimpake nito para umuwi na sila. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang gawin ng utos nito kahit ayaw niya na munang sanang umalis sila dahil gusto niya pa sanang makasama ng matagal ang binata. Nakasakay na sila ng kotse nito at ilang oras rin silang nagbiyahe. Nakatulugan ng dalaga ang pagbibiyahin nila ng binata. Mahal, gising na. Gising niya sa mahimbing niyang tulog. Saka siya nagmulat ng mata at inayos ang pag-upo. Mahal, ihahatid na kita sa inyo. Pupunta lang ako dito pag okay na si ma'am. Saad nito? Tumango lang ang dalaga at malungkot na nakatitig dito habang nagmamaneho. Maya-maya pa,
huminto na ang sasakyan nila sa tapat ng bahay ng dalaga. Nandito na tayo, mahal. Tatawagan na lang kita, okay? Tura nito, sabay mabilis na humalik sa kanya. Bumaba na ang dalaga at pinaharurot ng binata ang sasakyan nito paalis. Malungkot lang nakatingin ang dalaga sa sasakyan ng binata na papalayo. Anak, andyan ka na pala. Mahinang sambit ng ina sa kanyang likuran. Opo nay. Kunwaring masaya niyang turan, saka siya nagmano sa ina. Buti at nakauwi ka na, dahil nakahanap na ng trabaho si Rena. Masayang turan ng inay. Buti naman po inay, walang gana niyang sabi. Sabay na silang pumasok sa loob ng bahay nila. Sa kabilang banda naman, mabilis na pumasok sa loob ng bahay ang binata dahil nag-aalala siya sa ina. Pagpasok niya ay nagtaka siya dahil ang daming press at nandun ang ina at ama nito kasama ang magulang ni Megan. Napaatras ang binata dahil set up lang pala ang lahat para makauwi siya at wala na siyang magagawa dahil may mga press na nakaabang na sa kanyang pagdating. Andiyan na pala si Mr. Kian, tura ng isang reporter. Anak, come here, bulong ng ama nito, sabay iginaya siya sa harapan. Dad, what's the meaning of this? Pabulong niyang tanong sa ama. We can have you pag hindi namin ginawa ang setup na ito. So go with the flow kung ayaw mo masira ang kumpanyang pinagmamalaki mo sa akin. Bulong ng tura ng ama. Hindi nakaimik ang binata dahil sa sinabi ng ama. Sumama na lang siya sa harapan at umupo sa tabi ng babaeng gusto ng mga magulang para sa kanya. Babe, buti at nakarating ka. Kunwaring paglalambing nito at saka yumakap sa braso niya. Nais niya itong alisin, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil baka makahalata ang mga reporter. Ladies and gentlemen, I am so glad that my son is here and this is the time to announce the wedding for our only son and to our future daughter-in-law. I hope we can fix the date of their wedding for today. Mahabang lintanya ng ama. At nagulat ang binata sa naging anunsyo ng ama. Napakuyom na lang siya ng kanyang kamao dahil sa galit. Nagtitimpi siya dahil ayaw niyang mahalata ng mga bisita na set up lang ang lahat dahil baka masira ang pamilya at ang kumpanya niya. Marami pa ang binanggit ng mga reporter at sinabi ng ama, ngunit hindi iyon pumasok sa kanyang utak dahil abala siyang nag-iisip kung paano niya ayawan ang nais ng mga magulang. Mr. Kian, do you think about your wedding day and about the concept of your wedding? Tanong ng reporter. Nakatulala lang ang binata sa tanong nito. Son, are you listening? Bulong ng ama. At saka naman siya nagising sa kanyang pag-iisip. What? Takang tanong niya. I said, did you think about your wedding day? Tanong nito. No, I'm so sorry because hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil agad nagsalita ang ama. What he means is yes. Of course he is thinking about it. Tura ng ama, sabay hawak ng ama sa kanyang balikat na may malakas sa pagpisil na waring naiinis na ito. Tumango lang ang binata at hindi na muling umimik ang ama na ang sumagot sa mga tanong ng mga reporter. Babe, wala ka nang magagawa dahil nandito na tayo. Sabay ngising sabi ni Megan. Tumingin ang matiim ang binata sa babae at sa kanya kinuyom ang kamao nito na para bang gusto niyang magwala. Ngunit hindi niya magawa dahil may mga press. Pagkatapos ng announcement ng ama ay natapos na rin ang pag-presscon ng ama. Tumayo siya kaagad at umalis. Son, where are you going? Kailangan natin mag-usap. Tura ng ina. How many times I told you na ayaw ko matali sa isang relasyon na hindi ko gusto? Galit niyang saad sa ina. Son, this is for your own good. Sagot nito. For my own good? Really? Baka naman para sa kapakanan ninyo. Galit niyang sabi. No, makinig ka Kian. We know what best for you.
kaya hindi mo dapat sinusuway ang mga nais namin para sa'yo. Tura ng ina. Napasuntok sa hangin ang binata. Ma, wala na ba akong karapatan magdesisyon para sa sarili ko? I have my own life at hindi ako isang preso na kailangan sundin ang bawat utos niyo. Ma, come on. I'm old enough to think about myself. Nasasaktan niyang sabi. Hindi nakaimik pa ang ina at umalis siya kaagad. Sa kabilang banda naman, napanood ng dalaga ang anunsyo ng mga Villalobos family ang tungkol sa magiging kasal ng binata kay Megan. Nasaktan ang dalaga nang makitang andon rin ang binata at katabi ang babae. Unti-unting pumapatak ang luha sa pisngi ng dalaga. Niloko niya ako. Matapos ang lahat, malalaman kung ganito pala ang gagawin niya. Nakakadurog ng pagkatao. Tura ng dalaga sa isip. Sabay pahid niya ng mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Anak, ikakasal na pala si Sir Kian? Bakit mukhang malungkot ka? Tanong ng ina na mapagtantong hindi masaya ang anak sa nabalitaan nito. Masaya ako sa kanila. Pasok na ako sa kwarto ko, Nay. Gusto ko po magpahinga. Pag-iwas niya sa mga nais itanong ng ina. Pumasok na sa kanyang kwarto ang dalaga at naiwan naman ang ina na natili sa isip ang mga nais itanong sa anak. Nay, bakit ganun si ate? Simula nung bumalik dito? Takang tanong ng kapatid. Hayaan na muna natin ang ate mo, Rina. Saad ng ina. Opo. Sige, alis na ako, Nay. May overtime po ako ngayon. Paalam niya sa ina. Tumango lang ang ina. Sa kabilang banda, kinausap ng binata ang ama na sila lang dalawa. Dad, we need to talk. Turan niya. Bakit? Anong pag-uusapan natin? Diretsong tanong ng ama. I know you like Megan for me. But Dad, hindi ko siya mahal at hindi siya ang tipo kong babae na makasama habang buhay. Paninimula ng binata. Napaharap naman ang ama sa kanya. What do you mean? Megan is beautiful, elegant, a kind, and also rich. Ano pa ba ang kulang sa kanya, Kian? Tanong ng ama. Yes, she have all that, pero hindi siya ang gusto ng puso ko. Dad, consider this as a man-to-man talk. Minahal mo ba si ma'am simula nung ikinasal kayo? Tanong niya sa ama. Of course, yes. I love your mom since the day we first met. Saad nito. So dapat ganun rin ako, Dad. But I don't love Megan. May ibang laman ang puso ko, Dad. Siya yung babaeng nais kong pakasalan. Paliwanag niya sa ama. No. Pakakasalan mo yung babaeng mahirap na yon? It's a no for me. Hindi siya nabibilang sa mundo natin, anak. So think about it. Tura ng ama. Dad, ang baba naman ng tingin mo sa mga katulad niya. Kahit sino o saan pa siya nagmula, mahal ko ang babaeng sinasabi mong mahirap, Dad. At hindi mo mababago yon. Agad naman siyang tumalikod sa ama. Napabuntong hininga na lang ang ama dahil mukhang hindi niya mapabago ang anak niya sa mga desisyon nito. Fine, ginawa ko na ang lahat, but you never listen. So nasa'yo na ang desisyon, Kian. Pag-give up ng ama sa anak, napahinto ang binata at saka siya napatingin sa mga mata ng ama na mukhang nabigo. Sorry, Dad, but I swear, paninindigan ko ang desisyon kong ito. Turan niya, sabay alis. Walang magawa ang ama kung hindi ang tignan ang papaalis na binata. Sa kabilang banda naman, nalaman ng babae na umurong sa kasal nila ang lalaking ninanais na makasama habang buhay. Kaya galit na galit kinausap ang kanyang mga magulang. Ma'am! Dad! What's wrong? Bakit umurong si Kian? Di ba nasa publiko na ang lahat? Why you let them ruin my plan? Galit niyang turan. Calm down, Megan. Huwag mo nang ipagpilitan pa ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal. Dahil masasaktan at masasaktan ka lang. Hindi kami papayag ng dad mo na ganun lang ang mangyayari sa'yo. You don't deserve him, iha.
malumani na saad ng ina. Napahawak sa kanyang noo ang dalaga, sabay iyak. Ma'am, you know how I love him. Kahit pa isugal ko pa ang puso ko sa taong hindi ako mahal ay, gagawin ko. Iyak niyang turan. Stop it, Megan. Nahihibang ka na pa? Bakit mo ipagpilitan ang sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo? Don't ruin everything to you, Megan. Saad ng ama sa kanya. Napahagulgol na lang ang dalaga sa kanyang palad. Nilapitan naman siya kaagad ng ina at niyakap. Iha, marami pang lalaki sa mundong ito. Hindi lang siya. So stop being naive. May tamang tao pa ang garating para sa'yo. Mahinaong sabi ng ina. Umagos ang mga luwas sa kanyang mga pisngi habang nakatitig sa kanyang mga magulang. Hindi na nakaimik ang dalaga dahil puno na siya ng hinanakit at wala na rin siyang magagawa. Nasasaktan rin ang mga magulang, ngunit nais nilang huminto ang anak sa kahibangan niya. Umalis ang dalaga nang walang anumang sinasabi at hinayaan lang siya ng kanyang mga magulang. Sa isang banda naman, nag-aayos na si Rosa para pumunta sa kanyang trabaho. Ganun rin ang kanyang kapatid. Ate, sabay na tayong lumabas, sabi ng kanyang kapatid habang palabas siya ng kanyang silid. Sige, sabay na nga tayo, tangi niya na lang nasabi. Nay, paano? Aalis na kami? Saad niya sa ina habang may inaayos itong mga gamit. O sige mga anak, at mag-iingat kayo ha, tura ng ina. Opo nay, saad niya, at sabay na silang lumabas ng kanyang kapatid. Nananatili muna sila sa may tabi ng daan para maghintay ng kanilang masasakyan. Ngunit ilang minuto silang naghintay nang may biglang humintong itim na sasakyan sa kanilang harapan. At lumabas dito ang dalawang lalaki na nakatakip ang kanilang mga mukha. Ate, sino sila? Takot na tanong ng kapatid. Rena, tumakbo ka na. Saad niya dito na makitang papalapit na sa kinaroroonan nila ang mga ito. At agad na sinunggaban ni Rosa at tinakpan ng puting panyo ang kanyang ilong at agad siyang nawalan ng malay. Hindi nila naabutan ang kapatid dito na nakatakbo agad ang kapatid at si Rosa lang ang nakuha ng mga kalalakihan. Hinanap ka agad ni Reyna ang cellphone para tumawag ng pulis at sinabi ang tungkol sa insidente. Matapos siyang tumawag sa pulis ay naisipan niya rin tawagan ang binata. Hello po? Tarantang sabi niya sa kabilang linya. Yes, tanong nito. Si Reyna po ito, kapatid ni Ate Rosa. Please, tulungan mo kami. Kinidnap si Ate. Naiiyak niyang sabi. What? Nasaan ka ngayon? Tanong nito. Nagtatago ako kasi hinabo rin ako ng mga kumuha kay ate. Turan niya. Okay, send me your location. Agad niyang sabi. Opo. At ginawa naman ng dalaga ang sinabi ng binata. Mga ilang oras rin ang lumipas na ipasok ng mga kalalakihan ang dalaga sa isang abandonadong bahay sa isang liblib na lugar. Boss, andyan na po ang babae. Tura ng isang lalaking nakatakip ang mukha na may katangkaran nito. Good job, boys. Iwan na ninyo siya sa akin. Saad nito. Rinig ng dalaga ang mga sinasabi ng mga ito na nakatakip ang mga mata niya kaya hindi niya nakikita ang mga taong nagsasalita sa di kalayuan. Ngunit nanatili lang siyang tahimik at nakikiramdam sa paligid. Maya-maya pa, may mga yabag siyang naririnig na papalapit sa kinaroroonan niya. Finally, nakuha rin kita. Tura nito. Sabay alis nito ng piring sa kanyang mata. Pagmulat ang dalaga, napaawang ang kanyang mga labi dahil ang lalaking ito ay yung lalaking nakabangga sa kapatid niya na isang taon na ang nakaraan. Teka, diba, ikaw yung tumulong sa kapatid ko? Maangan niyang tanong. Yes, ako nga. Sagot nito, sabay tayo. Bakit mo ako pinakuha?
Ano ba ang kailangan mo sa akin? Wala naman akong pera. Turan niya dito. No, hindi ko yan kailangan dahil marami akong pera. Ikaw ang kailangan ko. Saad nito, sabay hawak sa kanyang pisngi. Iwinaksi ng dalaga ang kamay nito para iwasan ang mga kamay nito. Anong kailangan mo sa akin? Ano ba ang naging kasalanan ko sa iyo? Inis niyang tanong dito. Tumawa lang ito ng paghak. Don't you do that? Megan is my sister. Pinaubaya ka na niya sa akin, kaya magiging akin ka na para hindi ka na mapunta sa lalaking kinababaliwan ng kapatid ko. Turan nito. Ano? Anong pinagsasabi mo? At saka, ano ba ang naging kasalanan ko sa kapatid mo? Hindi ko siya kilala. Inis niyang saad sa lalaki. Well, Kian Villalobos is her fiancé, pero umurong ito sa kasal dahil sa'yo. Saad nito. Hindi. Hindi totoo yan. Di ba sinabi na sa publiko ang tungkol sa kasal nila? Takang sabi niya. Yes, pero nang dahil sa'yo, umurong siya. Kay hirap na hirap sa kanyang nararamdaman ang kapatid ko. Ayaw kong nakikitang nasasaktan ang kapatid ko. Kaya ipinadukod kita para gantihan siya. Sigaw nito sa kanya. Napaiyak ang dalaga dahil sa takot. Hindi niya alam kung ano ang kaya nitong gawin sa kanya. Kaya natahimik na lang ang dalaga at lihim na umiiyak. Sorry, mahal ko ang kapatid ko. Kaya ko ginawa ito para sa kanya. Tura nito, sabay alis niya sa silid na iyon. Naiwan naman ang dalaga na umiiyak at walang magawa. Tinangka niyang alisin ang pagkakatali ng kanyang mga kamay, ngunit hindi niya magawang alisin ito dahil wala siyang makitang kahit na anong matulis na bagay na pwede nitong panghiwas sa tali. Sa kabilang banda naman, nag-iimbestiga na ang mga pulis sa pangyayari. Tinignan nila ito sa bawat CCTV na nagdadaanan ng sasakyang dumukot sa dalaga. Sir, may nakakita po sa sasakyan na ginamit nilang pandurukot kay Miss Rosa. Nakita ng isa sa secret agent natin kung saan dinala si Miss Rosa. Tura ng isang pulis. Okay, men, we need to get ready para ma-secure natin ang area. Tura ng kapitan nila. Yes, sir. Agad namang sagot ang mga ito. Nagsipag ready na ang lahat. Mr. Villalobos, kailangan na namin gumawa ng hakbang para mailigtas po si Miss Rosa. Tura nito sa binata. Thank you, sir. Please, iligtas niyo po siya. Tangi niyang nasabi, sabay shake hands ng pinuno. Sa isang banda naman, pumasok sa loob ng kwarto ang lalaki kasabay lapag nito ng pagkain sa harapan ng dalaga. Kumain ka para may lakas ka mamaya. Sabi nito, sabay ngisi. Ayoko! Pakawalan mo na ako! Wala naman akong kinalaman sa mga sinasabi niyo! Inis na tura ng dalaga. Napatawa lang ang lalaki. Kakain ka ba? O mapapaaga ang kamatayan mo? Sigaw nito. Hindi natinag ang dalaga sa sinabi ng lalaki. Ayaw mo ha? Sabay hablot sa kanya at pinahiga sa kama. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Anong gagawin mo? Takot niyang tanong habang nagpupumiglas siya sa pagkakadagan sa kanya. Baka gusto mo maglaro tayo. Saka itong umisi na nakakaloko. Wag! Maawa ka! Please! Pagmamakaawa niya nang simulan siyang halikan nito sa kanyang leeg. Wag! Bitiwan mo ko! Pagpupumiglas niyang sabi sa lalaki. Ngunit nalunod na ito sa kanyang kabaliwan kaya sinira nito ang damit ng dalaga. Wag! Sigaw niya na mapagtantong pinunit na nito ang damit niya. Napahinto ang lalaki sa kanyang ginawa na makarinig ng sunod-sunod na putok sa labas ng bahay na iyon. Boss, mga parak, pinasok tayo! Sabay katok sa pintong sabi niya. Agad naman itong tumayo at hinila siya. Ngunit tinadyakan niya ang ari nito dahilan para mamilipit ito sa sakit at saka siya tumakbo palabas ng pinto. Napagtanto niyang nakalabas na ang mga tauhan nito
para makipaglaban sa mga pulis. Tumakbo siya sa may kusina para doon magtago. Bumalik ang isang tauhan nito para tigdan ang lalaki. Ngunit nakahiga ito dahil sa sakit. Boss, ano nangyari sa'yo? Maangan itong tanong. Hanapin mo ang babaeng yun! Utos niya. Agad naman itong sumunod. Hinahalugog niya ang kabahayan at tumungo siya sa kusina. Ngunit wala na siyang nakita. Nakita ng dalaga ang tauhan ng lalaki. Ngunit hindi siya umimik o gumawa ng anong ingay para hindi siya makita nito. Bumalik agad ito sa taas ng kwarto. Boss, nakataka siya. Hindi ko siya makita, boss. Tura nito. Dump! Sigaw nito. Agad siyang tumayo na makabawi na siya. Sunod-sunod pa rin ang putukan sa labas ng abandonadong bahay na iyon. Nung mapagtanto ng dalaga na tumigil na ang lahat ay naisipan niyang lumabas sa pinagtataguan para lumabas na. Ngunit sa kasamaang palad, nakita siya ng lalaki at agad siya nitong pinuntahan. Hindi agad nabuksan ng dalaga ang pinto dahil nakasusi ito. Tulong! Tulong! Sigaw niya habang pinupukpok ang pinto. Na makalapit na ang binata, agad siya nitong sinikmuraan at yun ang dahilan para manghina siya. Ngunit narinig ng isa sa mga pulis ang katok at sigaw na nagmumula sa kusina. Kay sinira niya ang pinto para makapasok dito. Sumunod naman ang makasamahan nito. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng bahay. Hanggang dyan na lang kayo kung ayaw niyong butasan ko ang bungo ng babaeng ito. Sigaw niya sa mga pulis. Calm down, Mr. Mateo. May mga pamilya ka pang naghihintay sa'yo. Kaya huwag mong gawin yan. Mahinahong sabi ng pulis. No! She ruined my sister's wedding. Kaya papatayin ko ang babaeng ito. Sigaw niya. Anak! Dave! Please! Don't do that! Sigaw ng ina nito sa megaphone. Mommy? No! No! Natataranta nitong turan. Anak! Tigilan mo na to! Tanggap na ng kapatid mo na hindi sila nababagay ni Kian. Kaya huwag kang gumawa ng bagay na ikakapahamak mo! Sabay iyak ng tura ng ina. Napahawak sa kanyang batok ang binata dahil naguguluhan siya. Son, please, stop it. Listen to me. If you love your sister, then respect her decision. Para magiging okay na ang lahat, son. Tura ng kanyang ama. No, 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 dad! Hiyaw niya na parang naghihisterikal. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na baril. Napansin ng dalaga na hindi na siya hinahawakan nito at mukhang wala na ito sa sarili. Dahil iniuntog niya ang sarili sa dingding. Tumakbo kaagad ang dalaga palabas ng kusina. Ngunit binaril siya ng lalaki at tatamaan siya sa may balikat at agad siyang kinuha ng mga pulis at binaril ang lalaki sa may kamay nito na may hawak na baril kaya nabitawan nito ang baril at agad naman siyang sinugod ng mga pulis. Lumipas ang buwan, unti-unti na rin naghilom ang sugat sa kanyang balikat. Nakaupo lang siya sa may labas ng hardin ng ina dahil nais niya makasimoy ng sariwang hangin. Anak, tawag ng ina sa dalaga. Po, bakit po nay? Maangan niyang tanong. May bisita ka? Sagot ito. Sino po? Maangan niyang tanong. Lumabas ang babaeng may katandaan na, ngunit kahawig niya ang babaeng ito. Nakangiti ito ng matamis sa kanya. Iha? Anak? Tawag nito sa kanya, sabay pagpatak ng mga luha nito. Nay? Sino po siya? Maangan niyang tanong sa ina. Anak, siya ang tunay mong ina na matagal na naghahanap sa'yo. Sabi nito, sabay punas ng luha sa kanyang mga mata. Niyakap siya kaagad ng babaeng kahawig. Anak,
Hinanap kita kahit saan. Ngunit hindi kita makita. But I never surrendered. Pinahanap kita sa mga tauhan ng dad mo. Kaya natuntun namin dito ka pala nakatira. Mahabang paliwanag nito. Napaiyak rin ang dalaga. Dahil sa wakas, nakita na niya ang tunay niyang magulang. Isa pala siyang nagmula sa mayamang pamilya. Lubos ang kasiyahan ng lahat ng araw na iyon. Dahil sa wakas ay nakita na niya ang tunay na magulang. Hello po. Bati ng binata na makapasok na siya sa may sala at ang makitang nagkakasiyahan na ang lahat. Mahal, andyan ka na pala. Tura ng dalaga pagpasok ng binata. Sinalubong agad ito ng dalaga at humalik ng mabilis sa labi nito. Uy! Mukhang sa simbahan na ang punta nito. Pangaasar ng kapatid sa kanya. Nagsipagtawa na naman ang lahat. Lumipas ang maraming buwan. Ikinasal na ang dalawang nilalang. At masayang kasama ang tunay na magulang at ang inang nagpalaki sa kanya. Naging masaya ang lahat sa araw ng kasal. Si Megan naman ay masaya na rin tinanggap ang lahat habang ang kapatid naman nito ay nakakulong na. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Nakian at Rosalie. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.